Hello mga ka-inspire, mga kabayan! Nagbabalik na naman po ang Benskito TV. So, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa May Kapal sapagkat binigyan na naman tayo ng panibagong buhay para mahalin siya. Pangalawa sa mga subscriber po natin at ikaw na nanonood ngayon, maraming salamat sa palagi mong panonood sa aking YouTube channel. At pangatlo po, sa lahat po ng mga family ko, maraming salamat po sa mga suporta at sa mga Facebook friends ko po. At lalong-lalo na, uulitin po, ikaw na nanonood ngayon, maraming salamat po. So in this vlog na yun, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa isa sa mga alamat or Marlboro Tour Legend. Kasi nga, usong-uso ang bisikleta ngayon. So dito, makakuha tayo ng mga tips sa kanya kung ano ba ang mga dapat natin gagawing preparasyon kapag sumasali tayo sa mga, alam mo na, mga contest ng mga bisikleta. So, hindi lang ordinaryo na biker ito. Itong kakausapin ko ngayon. So, isa siya sa mga nagpo-podium noon sa Marlboro Tour. Oo, isa po siya sa legend. Legendary po ito. Alamat po ito. At isa po sa mga anak niya ay nagpo-podium din ngayon sa Go for Gold. Sino nga ba ito? So, ito po, walang iba po, kundi si Sir Jerry Roa Aquino, isa sa pinaka, naku, napakalakas dito. Kaya kung ano nga yung binhe, yun din yung bunga na sinasabi nila. Kaya ito, yung anak niya ngayon, naku, umaararo ngayon sa Go for Gold, walang iba, kundi si Sir Jerry Aquino Jr. Naku, napakagaling niyan. So, halikayo, samahan niyo ako kung ano yung mga advices na ibibigay sa atin ng walang iba, kundi ang alamat. Sir Jerry Roa Aquino Senior. Let's go. Na, oh, ito po pala si Sir Jerry Aquino. Oh, ito ang Marlboro Tour Legend. Senior. Oh, senior na, sir. Hindi na junior. Senior na wala ngayon, sir. Sir, ano yung team mo noon, sir? Yung Marlboro Tour ang team ko dati, Broncos, Spurs, at saka sa Stallion. Ayun yung mga sponsor mo noon, sir. Team yun, team sa Marlboro Tour. Ah, team sa Marlboro Tour yun, oh, sir. Pero walang sponsor yun, maliban sa Marlboro lang. Ah, Marlboro ngayon, lang, sir. Ano namin, kanya-kanya rin kaming gastos dun. Oh. Ah, I see. Wow. Mga ilang years ka din na concert, sumali sa grupo na yun, sir? 4 years ako sa professional sa professional Marlboro Tour team. Noon, ganun din ang ginagawa ninyo, sir? Sa Mindanao din noon, Visayas, at saka sa kwa? Bali, ano ako, 4 years, dalawang... Sir, pakita mo ngayong one mo, sir, para kwa? Bali, nakadalawang tour person ako, sa kadalawang tour ng Pilipinas. Oh, nag-podium ka naman sa mga stage na yun, sir? Oh, mga podium naman. Tayo. Oh. Kahit pa paano, nakakasilat din tayo. Ano yung pinaka... Merong third place. Oh, third place ka rin, merong sir. Merong second place. Merong sprint king, tapos... Nag-lap winner din ako sa Dagupan tsaka sa Olongapo. Ah, kinikilabutan ako, sir, ha? Sa mga naging gano'n mo sa gano'n mo, sir, ha? Talagang dahil mong podium na nakuha. Ito si sir, ha? Kaya lang, hindi natin inabot yung mga big time ngayon. Ano po yung Sir Jerry Aquino? Ayan. Go for Gold. Kung ano ang binhe, siya rin ang bunga. Ayan, talaga, oh. Go for Gold, oh. Thank you, sir. Oh. Pero ikaw din talaga nag-train sa kanya, sir? Oo, oh, okay. Nung nahilig siya mag-bike. Kasi actually, ano lang naman yan eh. Kumbaga ano, nainggit lang siya sa akin. Aha. Kasi nung tumigil ako sa bike, simula nung 1987. Punta ka na dito sa Jeddah, sir? Hindi pa. Naman. Nag-business ako ng bike shop. Saka konting welding shop. Yun nga, nung part-time na yon, hindi na ako nagbabike ng mga 10 years mahigit. Nagkaroon ako ng sakit. Anong... Katawan ko ba, mahina. Tapos hindi aros din ako makatayo nung... Permanente. Yung doktor na manugam ko, nung sinabi niya sa akin, wala raw akong sakit. Kailangan ko lang mag-exercise. Yun, kaya ulit napabili ako ng bike. Aha. Start ulit ako mag-bike. Natabisnan na kasi ng katawan mo noon. Tapos yun, nung... gumaganda na yung pakiramdam ko, ay yung anak ko nainggit sa akin. Kinuha yung binili kong bike. Mga ilang taon siya noon, sir? Bata pa siya noon, siguro mga 14 years old lang. 14 years old na lang? Kinuha niya yung bike mo? Kinuha niya yung bike ko. Binigay ko naman, siyempre. Sabi ko, baka ito na yan, mahilig yung anak. Nagka-ano naman, naging mahilig din sa bike. Tapos nung bumili na rin ako ng bike ko, dalawa na kami. Yun, nagtitrain na kami. Kaming dalawa mismo. Mga ilang taon siya sumasali sa mga alam mo yung mga contest ganun, sir? Nung
One year pa lang siya, nung nag-i-train siya ng 1 year. Nanalo na kagad sa ano, sa Pilchay. Sa mga junior riders. Oh, so mga 15 years old ba? Nanalo na kagad doon sa ano, sa may Rizal Park. Ay, Luneta. Luneta Park. Luneta Park. Oh, doon siya nanalo. Unang panalo niya doon. Tapos pangalawa sa Ruas Boulevard. Tapos nung nagkaroon ng trial ng junior RT team. Oh, sir. Pasado na kagad siya. Nakapasa. Oh. Nag-trial kami. Sinuporta ko siya. Yun. Naging junior national team siya. Uh-huh. Doon na siya nag-boom. Naturuan na siya roon ng mga coach na magagaling. Sir. Hanggang siya naging professional siya. Sir, ano ba talaga ang sikreto, sir? Sa pagbibisikleta, kung bakit? Napakadami mo ng podium. At ganun din sa anak mo. Ano man naturo mo sa kanya, sir? Baka naman pwede mong isa sa mga, alam mo na, mga... Number one dyan, disiplina. Disiplina, walang buyat, walang bisyo. Sa pagkain naman, sir? Diet naman, sir? Kailangan, masustansyang pagkain. Kahit ano, mas maganda kung puro gulay, tsaka vitamins, gatas. Yung talaga yung tips mo naman sasabi, sir. Tapos, sa training naman, kailangan maingat ka rin dyan. Mm-hmm. Huwag mo siyang bibiglain. Yung mga beginners, huwag mo bibiglain sa training. Kailangan niya, sunod-sunod. Konting power, tapos long distance. Tapos pag nakita mo nang umaasenso na yung padyak niya, turuan mo na siya ng sprint. Turuan mo na rin siyang manggulang. Turuan mo na siya ng mga discarte sa karera. Yun ang sikreto. Yun pala ang sikreto. Parang si Placido Valdez niya, yung anak niya. Ah, sir. Yun. Si Placido kasi, hindi ko naman siya nakabat sa cycling, pero magkaibigan kami. Magkaibigan kami yan. Katulad din yung ginagawa niya sa anak niya, yung dahan-dahan ng training. Ngayon, magka-team na sila ni Junior sa Go for Gold. Parehas na silang Go for Gold. Grabe. Tapos tungkol naman sa preparation naman, sir. Kumbaga, kinabukasan, race na... Ay, hindi. Ano yung... Ibang preparasyon yan. Depende sa race yan. Pagka ang race mo, criterium lang, tapos sa one-day race, maiksi lang ang preparasyon yan. Mm-hmm. Mga isang buwan lang ang preparasyon yan. Okay, isang buwan lang. Ka lang mag-sprint, saka konting style, style sa karera. Pero pag tatakbo ka ng tour, kasurad ng Ronda Pilipinas, Padyak Pinoy, mahaba ang preparasyon yan. Ay, mahaba din sir. So magastos din yan. Hindi magastos din para. Magastos yan kung wala kang sponsor. Pero pag may sponsor ka, ay walang problema. Walang problema. Pati mga spare parts, sagot nila yan. So kagaya din sa anak mo sir, no? Ngayon, sponsor talaga siya, no? Oo, sponsor sila. Pero kayo dati noon? Wala, kanya-kanya kami. Nako. Gastos. Yun lang. Mahirap kami noon. Mahirap ang Marlboro Tour. Ito naman yung sidekick ni Sir Jerry Aquino. Yan. Sir. Sir. Sir, ano naman ang advice mo sa mga... Anong advice mo naman sa mga... beginner na nangangarap na magkaroon ng high-end na girlfriend? Anong masasabi mo, sir? Tama. Wala na kailangan ng babae na yan. Ayan, sir. Naku, sisikat ka dito, sir. Si Sir Podium, nagpo-podium yan. Sir, ano bang nangyayari sa kaliwang kamay, sir? Yan, magaling yan. High-end din yung kamay niyan, sir? Oo, sobra. Kaya kinuha namin yan sa Trek Company. Ayos yan, si Sarento. Sir. Anong pangalan, sir? Sarento, sir. Oo, si Sarento. Yan, nagpo-podium din pala to, sir. May narinig ako kanina na parang merong kanaw manager pa rin sa Pilipinas hanggang ngayon. Ay, sino manager mo, sir? Shoutout ko rin, ha, kay Boss Alex. Ayun, si Boss Alex Villan, sa manager ng Team Excellent Noodles. Maraming salamat, sir, sa suporta mo sa akin hanggang dito sa Saudi. Ganun pangalan, sir, ano? Tinutulungan mo ako. Team Excellent Noodles, sir. Yan, mabuhay ko. Saka yung mga tropa ko dyan, maraming veterano dyan na mga tropa ko. Si Tatay Kiko, yung laging champion sa bundok. Yan. Tsaka si Rolando Pagnanawon, Marlboro Tour champion din yan. Si Elpidio Untalan. Yan, ka-teammates ko yung mga yan. At saka yung mga sprinter na mga tropa kong bata dyan. Mabuhay po tayo din natin. Lahat yan. Mabuhay din ang natin. Okay, kita-kita tayo next year, mga Team Excellent. Yan, Team Excellent. Six years ka na nagtatrabaho dito sa Jeddah, sir? 6 years na. Ako, 6 years ka na dito, sir. Nag-graduate na ako yan. Ayan. Bawi na ako sa next year. Hirap din maging OFW, sir, no? Mahirap talaga. Nakakalungkot.
Malikot, yeah. Tiisan lang. Yan, minsan naluluha din. Minsan din. Oh, minsan pag naalala mo yung mga lalo na yung mga tropa mo pag nagre-race sila. Ayun, naiinggit ka, syempre medyo maano ka na lang eh. Oh. Ka na lang maiinggit. Ah, sir. Shout out naman sa mga kaibigan mo at sa mga pamilya mo, sir. Ah, unang-una, shout out muna sa missis ko. Ayun, yun ang pinaka-importante. Syempre. Missis natin 'yan. Ano lang, ha? Ingat ka palagi diyan. Magbibisikleta ka rin. Uling kontrata na to, sir. Uling kontrata na to. Sa gusto ko, lagi kang malakas. Yan. Ako, napakasit na. Sa mga anak mo naman, sir. Yung mga anak ko, always naman na mahal ko sila. Lalo-lalo na si Junior. Yun. Yun. At saka sa mga tropa natin dyan, sa sir. Sa mga tropa natin dyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na kay Danny. Danny Season, MMDA. Yun. Yan. Yan ang katunggali ko dyan sa senior citizen. Nako, 60 above. Yan. Mag-insayo ka na, Danny. Dahil pabalik na ako. Yeah. Magkikita tayo sa Golden Heaven. 60 na, sir. 60 na? 60 na ako. Ano lang, wala sa itsura. Talaga kapag nagbabike ka talaga, sir. Bata pa rin ang itsura mo, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Okay, salamat. Okay, excellent.